Hello, it's Lolly. Welcome back to my channel. So for today's video, we're going to be reviewing a brow product from the Beauty Soapery. It's an eyebrow soap called Brow Naturelle. Brow Naturelle? Brow Naturelle? If you want to know my thoughts about this product, please keep on watching. Lollipop, lollipop, oh, alright guys, so before we move on sa video na ito, don't forget to hit the subscribe button down below. Click also the bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Marami na kasi ako nakikita mga posts sa Facebook about this brow soap. So medyo na curious na ako kung ano nagagawa niya sa kilay. And meron kasi akong problema sa magkapatid kong kilay na yung isa ay laging parang nakahiga. So, I want to give this a try. So, this is called the Brow Naturelle by the Beauty Soapery. I got mine actually sa Shopee. Ililink ko na lang din sa description box yung link ng Shopee account na pinagbilhan ko. Hindi ko alam kung paano siya pinopronounce, kung naturelle o naturelle. Kasi parang natural yung ibig sabihin niya. Baka natural. Anyway, kapag binili niyo siya, ang makukuha niyo sa set ay ito, of course, yung product. Approximately 47 grams. And meron ka ring dalawang spoolie. So, as you can see, medyo madumi na yung spoolie ko kasi nga tinry ko na siya para sa video na to. Alright, tama na ang daldal. So, i-insert ko na ang clip ng aking application and also the wear test. Alright, step one is to wet the spoolie or you mist the brow naturelle with any facial mist or just simply water. So, what I did was, I wet the spoolie. So, ang ginagawa ko, medyo ibibend ko to ng ganyan para mas madali ko siyang maikukuskus doon sa product. And then, okay, let's try it muna sa aking favorite brow dito sa left side. Okay, so, sige, push natin yan. Parang ang bilis niyang matuyo, medyo matigas na siyang galawin. Wow! Nakakatawa tignan, magkaiba sila no kabilang kilay. So guys, ito na yung medyo naka-brush up na brows. Tuyo na siya, parang medyo tuyo na siya actually. Kasi nung binalikan ko siya para ayusin yung sa may bandang taas, medyo matigas na siya. Sabi din kasi sa instruction, pwede mong gamitin yung fingers mo para maayos mo siya. Okay, gawin natin kabila. Ayan, ito na yung challenge kasi as you can see, magkaiba kasi yung kilay ko. So dito sa right side ng kilay ko, lahat sila nakahiga. Kaya gusto ko sana medyo nakataas din dito sa may bandang harapan. Pasensya na guys kasi first time ko siyang itry. Hindi ko pa masyadong gamay kung paano siya gagamitin. Ngayon lang nga ako magpa-feather brows. Pero in fairness, ginagawa niya yung trabaho niya na pataasin yung buhok ng mga nakahiga. Okay. Ayusin natin. In fairness guys, yung part dito na nakahiga kanina, ngayon may buhok na siya. Medyo ang weird lang tignan ng buhok ko kasi ang dami niyang mga spaces right now. So, the next step is to fill in yung mga gaps para medyo mas maging full tignan yung kilay ko. Okay guys, so medyo okay na ako sa kanya. Ayoko kasing kapalan kasi mukha na siyang galit. Hindi ako sanay na ganito kapalan yung kilay ko. Anyway, since medyo nadadarken ako doon sa kilay ko and parang medyo ano siya, medyo mataray yung dating ng darkness niya. Medyo lalighten up natin siya using this Fashion 21 Eyebrow Gel. But I'm not sure kung maglalagay ako nito ay baka ma-disrupt niya yung soap. Baka mas mawala yung longevity niya kapag ginamit ko siya. So anyway, itatry pa rin natin siya. Tingnan natin kung kahit meron kang
colored brows, magsistay pa rin yung soap. Papatungan ko uli na isa pang layer ng soap. Alright guys, so ganito na yung itsura niya ngayon. Now it's time to try out yung longevity niya. So we're gonna do a wear test. And later, babalikan ko kayo, maybe after a few hours, to check out kung magsistay yung feathery brows ko throughout the day. Alright guys, so nakauwi na ako ng bahay. And 4 hours na yata yung nakalipas simula nung in-apply ko siya sa kilay ko. And so far, ang napansin ko kagad is itong kilay ko nga na ito, nakahiga. Ayan, medyo nakahiga na siya actually. Lapit natin. So medyo humiga na siya dito sa part na to ulit. Pero yung pagiging feathery niya, andyan pa rin. And of course, ito, dahil nga pataas naman talaga siya, maganda pa rin tignan yung parang strokes niya. Pero kitang-kita dito yung mga nakaangat na kanina na medyo bumaba na sila. Baka rin kasi, 'di ba, nilagyan ko nga siya nung brow mascara, so baka naka-apekto siya kaya medyo nawala yung powers ng brow soap. But so far so good. I like it. Maganda yung naging effect niya, parang medyo naging natural yung dating ng kilay ko. Alright guys, so let's go now sa review part ng video na ito. For me, I like its performance kasi sa unang apply mo pa lang sa kanya, madali siyang matuyo and talagang mapapataas niya yung buhok ng kilay nyo. Hindi siya katulad kasi ng mga liquid na brow gel na kapag nilagay mo lang siya dyan, maya-maya, malalaglag na siya. I also like that it comes in this pack na clear siya and parang ang dami niyang laman. And of course, konti lang naman ang kilay, so feeling ko sobrang tagal ko itong magagamit. And of course, papracticing ko pa kung paano ko siya magagamit ng mas maganda pa sa kilay ko. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, just leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile. There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.